infectious beats, catchy songs, charming personalities. Ilan lamang yan sa mga katangian na nagpamahal sa marami nating kababayan sa Korean pop o K-pop. Kabilang sa mga tinitingala na K-pop girl groups ngayon ay ang Twice, Blackpink, at Red Velvet. Kamakailan nga ay ginagiliwan ng mga Pilipino ang pagdating sa bansa ng Lapilus, kung saan miyembro ang star magic artist na si Shanti o Chantal Videla. Pero bago pa man sumikat ang Korean girl groups, ay may nagsulputan ng Pinoy girl groups na pumukaw sa mata at pandinig ng Pinoy listeners. Heto ang ilan sa Pinoy all-girl groups na kinigiliwan noon ng mga Pinoy. FOJ or Vanna Vanna. Launched in 1993, ang FOJ o First of June ay binubuo ni Alana Lapid, Ben Chalbano, at Terry Sambahon Ho. Pinisikat ng trio ang mga awiting Hurting Inside, I Need Your Love, at So Much in Love. Later on ay nagpalit ng pangalan ng R&B group at tinawag silang Vanna Vanna. Bukod sa pagpa-perform sa iba't ibang bansa, ay nilabas din sa Japan at Holland ang kanilang album na recorded sa Amerika. Nagkaroon ng online reunion ng grupo noong 2020 sa gitna ng pandemya, kung saan ay binalikan at kinanta nila ang kanilang dating hit song na Do You. Novia. Taong 1996 nang ilabas ng grupong Novia ang kanilang self-titled debut album under BMG Records. Miyembro ng grupo sina Alma, Joe, Jade at Mickey. Kinaaliwa ng grupo dahil sa mga awitin nilang Dahan-dahan Lang, Mga Babae at Something Always Brings Me Back to You, na parehong sinulat ng Eraserhead's frontman na si Eli Buendia. Tumulong din magsulat at mag-areglo ng kanilang mga awitin ang record producer at miyembro ng Pinoy hip-hop and R&B group na Kulay na si Boom Dayupay. Fruitcake. Ang grupo na nagpasikat na nakakaindak na awiting Hoops Kiri noong 1998 ay binubuo ni Narea Ferrer, Gia Aquino, at Ann Jomeo. Ilan pa sa naging awitin ng Fruitcake na kinagiliwan ay ang Crush Kita at Di Na Kami Baby. Marami ang nagulat at natuwa nang muling mapanood noong 2013 si Nigel at Ann na mag-guest sila sa Gandang Gabi Vice. Game na game na kinanta at binalikan ng dalawa with matching dance steps ang signature song nila na Whoops Kiri na naging viral at that time. Ilang taon mula nung unang sumikat ito sa radio. Eurasia. International ang datingan ng sing and dance all-girl group na Eurasia na sumikat noong late 2000s. Ang grupo ay brainchild ng Viva Entertainment at binubuo ng mga miyembrong may lahing European at Asian. Taong 2010 nang ilabas ng grupo ang kanilang self-titled debut album. Ilan lamang sa mga kanta na kasama sa album ay Ikaw Ang Perfect, Honey My Honey, Don't Be Shy Boy, at ang Working Girls. Kabilang sa mga naging miyembro ng Eurasia ay sina Gail Nicolas, Sarah Polverini, at Kelly Gamboa. Sa kabuuan ay nagkaroon ng 10 members ang grupo bago ito tuluyang nag-disband noong 2016. Sex Bomb Girls. From backups to one of the biggest girl groups in the country, unang nakilala ang Sex Bomb Girls bilang background dancers sa popular na long-running noontime show na Eat Bulaga. Hindi nagtagal ay gumawa ng pangalan ng grupo at noong 2002 ay nilabas nila ang kanilang debut album na pinamagatang Unang Putok, na kung saan ay napakinggan ng mga awiting Bakit Papa, Crush Kita, at Pretty Little Baby. Nasundan ito ng Round 2 noong 2003 at pumalo ito ng husto sa tulong ng massive hit ng grupo na The Spaghetti Song. Tampok ang veteran comedian at Eat Bulaga host na si Joey De Leon. Bukod sa platinum-selling studio album,
ay sumabak din sa pag-ape ang grupo sa pamamagitan ng afternoon drama anthology na Daisy 7. Lumabas din sa iba't ibang TV shows at pelikula ang grupo at ilang miyembro nito. Ilan lamang sa mga miyembro ng grupo na sumikat ay sina Rochelle Pangilinan, Jopay Pagia, Sugar Mercado, at Ira Bermudez. Marami ng miyembro ng Sex Bomb Girls ang dumaan over the years. Sa kasalukuyan ay tuloy pa rin ang grupo at kilala ito ngayon sa tawag na SB New Gen. Viva Hot Babes. Hindi lang palaban sa dating scenes, hataw rin pagdating sa sing and dance. Ang original Viva Hot Babes ay binubuo ng mga sexy actress na sina Maui Taylor, Tatcha Santos, Andrea Del Rosario, Jen Rosendahl, Gwen Garcia, Miles Hernandez, Christine Jaca, Hazel Cabrera, at Cherie. Ang debut single ng grupo na Bulaklak ay sumikat noong 2003. Ilan pa sa pumatok na kanta ng grupo ay ang Basketball, Kikay, at Batuta ng Pulis. Nakailang member changes na rin ng grupo. At kabilang sa mga naging miyembro nito ay sina Asia Agkawili, JC Parker, Jennifer Lee, at Precious Adonna. Mocha Girls. Ang tinaguriang the hottest sing and dance group in the Philippines ay binubuo originally ni Mocha Uson, Hershey De Las Alas, Hart De Guzman, Grace Oracion, at Bez Lacanlale. Later on, ay pumasok ang mga bagong miyembro na sina May De La Serna, Jane Santiaguel, Yumi Osiman, at Aura Balington. Nakapaglabas ng apat na studio albums ang grupo. Kilala ang grupo na nakailang ulit na rin nagpalit ng miyembro sa kanilang mga controversial live performances sa loob at labas ng bansa. Pop Girls. Masasabing precursor ng modern P-pop ang Pop Girls na binuo ng Viva Entertainment noong 2009. Kabilang sa mga kantang pinasikat ng Pop Girls ay ang Baby Boy, Prinsesa, at Crazy Crazy. Here's an interesting trivia. Naging miyembro ng grupo ang aktres na si Nadine Lustre, Shy Carlos, at Carlin Ocampo. Meron pa ba kayong naiisip na dapat ay nasa listahang ito? Mag-comment lang sa comment section ng video na ito. At huwag kalimutang mag-subscribe sa PepTV.